Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw po ng Sabado ngayon, tayo po'y lumalapit, lumilingon, pumupunta sa ating mahal na Birhing Maria upang tayo'y mga anak niya kalingain, alagaan at maramdaman natin ang kanyang malasakit na puso para sa atin. Gayun din, hinihingi ko po ang inyong mga taimtim na panalangin sapagkat tayo po'y naghahanda. Ikalimang misang nobinaryo para sa ating patron, San Juan Bautista, at ikaapat na araw ng pagnonobinaryo para sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote
si Hoyaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoyada, na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral. At mananatili sa kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa aking mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya'y ay susuway, at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautosay hindi iingatan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niyang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mabagabag tungkol sa pagkain at inumin at kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ninyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo mga ibon. Hindi sila nag-ahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon ng sabangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit sa isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkakabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal o humahabi man. Ngunit ito'y ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi makapagsusot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal ng mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran ay buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sakalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay nito'y kinahumalingan ng taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng Amang nasa langit ang kailangan ninyo sa lahat na ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pag-aariang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, ay ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag kayong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kaninyo harapin kapag ito'y dumarating. Sapat ng bawat araw sa kanyang suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong Sabado, para sa mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Pong Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos at maging gabay ito sa pagtalima, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos para sa araw na ito. Ating unang pagbasa, ikalawang kronika. Kasaysayan ito. Mga pangalan, mga petsa. Ang sinasabi lamang dito ay ang bayan ng Diyos nakalimot sa tunay na Diyos, ang kanyang tipan, ang kanyang kasunduan. Mamahalin ng Diyos, ang Diyos mamahalin ng tao. Magiging tapat sa isa't isa. Lana, pinagpalit na, hindi na pumapasok sa templo. Hindi na sinusunod ng kalooban ng iisa at buhay na Diyos. Pinagpalit na
sa mga ibang Diyos-Diyosa na nakakaakit, nakakaaliw. Kaya ang Diyos nagalit, pinarusahan sila at nagpadala ng mga propeta upang paalalahanan ang kanilang tipan. Pasaway, matigas ang ulo. Paulit-ulit itong storya na ito na, ay, nako. Ha? Parang mabibiyak ang iyong puso. Mapapaiyak ka lang kung ikaw ang Diyos. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ito na naman. Ayon kay San Mateo, ayan. Mahilig tayong mamangka sa dalawang ilog. Maraming mga Panginoon, oh Panginoon, mahal kita, pero meron pa lang appear sa iba. Meron pa lang dalawa. Oo. Tapos, hop! Sabi ng tahasan, mapapagod ka. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi mo kayang paglingkuran ang dalawang Panginoon. Siguro, habang bata ka, malakas ka, punta doon, punta dito, doon, dyan. May gagawin pa ako, ha? Para to sa inyo. Yan. Mabubukok ka lang. At pipili ka rin naman, eh. Kasi gusto mo naman, you want it all. Kala mo makalusot ka, magaling ka, gusto mo lahat, eh pipili ka talaga. Ang Diyos ba o kayamanan? Ano ba pinagkakabalahan mo? Ano ba pinagkakabalahan mo? Pinagkakabalahan natin, inaaksaya, binubuhos ang oras, panahon, salapi, pinag-ipunan sa mga bagay na walang kwenta, walang kabuluhan. Sa huli, inaksaya lamang natin, tinapon lamang natin. Eh para saan? Pinapaalala sa atin na may panahon ba tayo para sa Diyos? Huwag ka nang. Kung ano-ano iniisip mo, magtiwala tayo sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan po ang lahat. Mahalaga ang material na bagay. Ngunit, magkaroon tayo ng perspektibo, paningin, na tayo po'y mga anak niya. Hindi niya tayo pababayaan. Yan lang muna ang pagnilayan natin. Ha? Tulong ni Maria, ni San Jose, sana po sa tulong ng ating patron na si San Juan Bautista, tumalima tayo sa kalooban ng Ama. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Tugon po natin, Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aruga, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat ipag-alala
Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kung hindi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, nang sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw-ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.